Naroon pa rin ang pagdududa sa mukha ng lalaki, ngunit pinakawalan na nito si Celso. Paano mo nakilala si Leia? Katulad ka ba niya? Tanong ni Juancho. Hindi ako katulad niya, pero magkaibigan kami. Tugon ng Binatilio. Kung ganun, paano kayo naging magkaibigan? Mahabang kwento. Marami tayong oras para dyan. Lahat ng tanong mo ay sasagutin ko. Pero kailangan muna nating makaalis sa lugar na to. Nanganganib kayong mag-ama. Pahayag ni Celso. Pumakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Juancho. Agad itong naglakad palayo upang puntahan ang anak. Sumunod naman rito si Celso. Naabutan nilang nasa sala ang dalagita at may sinisilip sa labas ng bintana. Luz, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Juancho sa anak. Lumingon naman agad ang dalagita na napasulyap pa kay Celso na nakatayo sa tabi ng ama. Para kasi may mga maliliit na ilaw. Doon nakita ko sa may bandang kakahuyan. Tugon ng dalagita. Kumunot naman ang noo ni Celso at lumapit pa sa may bintana. Hinawi ang kurtina at saka sumilip. Bumakas sa kanyang mukha ang takot. Labis namang nag-alala si Juancho at hinila pa ang anak palapit sa katawan nito na tila pinoprotektahan. Lumingon si Celso sa mag-ama. Kailangan umalis na tayo dito. Sabi niya. Bakit? Anong meron? Anong meron sa labas ng bahay ko? Tanong ni Juancho. Mga kalaban. Tugon naman ni Celso. Parehong nahintakutan ang mag-ama sa kanyang sinabi. Yumakap pa ang dalagita sa ama. Anong gagawin natin, Tay? Natatakot na tanong ni Luz sa ama. Meron pa bang ibang daan dito maliban sa harap ng bahay? Tanong muli ni Celso. Sa likod meron. Wika ni Juancho at mabilis nang tinalunton ang daan sa likod habang akay ang anak. Naririnig naman ni Celso ang mga kaluskos na papalapit sa bahay. Akmang bubuksan ni Juancho ang pinto sa likod nang tigilan nito ni Celso. Nariyan lang sila. Wika ni Celso. Wala nang ibang daan. Paano na tayo? Nag-aalala na tanong ni Juancho. Sa taas tayo. Sambit ni Celso na nagpatiun na nasa paghakbang. Napasunod naman sa kanya ang mag-ama. Pagdating sa taas ng bahay, sinira ni Celso ang bintana na nahaharangan ng mga bakal. Ang lakas mo naman. Nagulat pang sambit ng dalagita. Diyan tayo lalabas? Tanong ni Juancho. Oo, wala tayong pagpipilian. Napaliligiran nila ang buong bahay. Dito may pag-asa pa tayong makalabas nang hindi nila namamalayan. Tugon ng Binatilio. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng pagkabasag ng mga salamin sa sala ng bahay. Bilisan natin! Utos ni Celso. Nauna si Juancho sa paglabas sa bintana, kasunod si Luz at ang panghuli si Celso. Sa bubungan sila nagdaan, medyo madulas kaya dahan-dahan lang silang naglakad. Nakarating sila sa may puno at doon sila dahan-dahang bumaba sa kabilang bakod. Nasa lupa na sila nang tatlong aswang ang bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan. Malaki ang bulto ng kanilang katawan at kawangis ng isang malaking aso. Agad na niyakap ni Juancho ang kanyang anak upang protektahan. Hindi na bago sa mag-ama ang mga aswang dahil lagi na silang nakakainkwentro ng mga ganoong nilalang. Nagpalit naman ng anyo si Celso at hinarap ang tatlong aswang. Madali lang niyang natalo ang mga ito dahil mas dihamak na mas malakas siya sa mga ito. Bago sila umalis, may kinuhang maliit na tela ang binata sa bulsa ng pantalon. May pulbos yon at isinaboy niya sa mag-ama. Makakatulong yan para hindi kayo maamoy ng mga kalaban. Tara na,
bago pa malaman ng iba na narito tayo. Wika ng Binatilio sa mag-ama. Walang imik na sumunod kay Celso ang mag-ama na parabang pinapaubaya na ang buhay nila sa kanya. Habang tinutugpa ang masukal na daan na patingin si Celso sa maliwanag na buwan na siyang nagbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Bilisan ninyo, mas malakas ang kanilang pang-amoy dahil kabilugan ng buwan. Uwawala din agad ang bisa ng pangontra na binigay ko sa inyo. Wika sa kanila ni Celso. Bumakas naman sa mukha ng mag-ama ang pagkabahala. May alam akong shortcut para mabilis tayo sa pag-alis dito. Wika ni Wancho. Sumunod naman ang dalawa. Hawak ni Wancho ang kamay ng anak habang si Celso nakasunod sa kanila na umiikot ang paningin sa buong paligid. Naaamoy niya ang masangsang na amoy na kanina pa sumusunod sa kanila. Ilang sandali nga lang ay may humarang sa kanila na isang nakakatakot ang itsura. Umaangil iyon habang tumutulo ang laway sa kanyang bibig. Hinarap ni Celso ito. Nagpambuno sila. Makailang beses din nasugatan nito si Celso sa balikat at bandang tiyan. Sa huli ay nagtagumpay ang Binatilio na ito'y talunin. Tara na! Nararamdaman ko malapit na ang iba. Wika ni Celso habang napapangiwi sa kirot ng mga sugat. Paano mga sugat mo? Kailangan magamot muna yan. Wika naman ni Luz na nakatingin sa kanyang mga sugat. Tama si Luz, malalim ang mga sugat mo. Sang-ayon naman ni Wancho. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Ang mahalaga, makaalis kayo dito. Sagot naman ni Celso na nagpatiunan na sa paglalakada. Walang nagawa ang mag-ama kundi sumunod dito. Malapit na sila sa highway nang tumigil sandali si Celso. Mauna na kayo. Ako nang haharap sa kanila. Wika niya sa mag-ama. Hindi maaari. Sabay iling ni Luz. Hindi ka namin maaaring iwan dito pagkatapos ng mga ginawa mong tulong. Saad naman ni Wancho. Naaamoy na nila ako. Kung kasama niyo pa rin ako, mauhuli nila tayo. Ibibigay ko ang tirahan ni Leia. Puntahan niyo siya. Tugpain niyo lang ang daan na yan. May bahayan sa gawing yon. Makakahingi kayo ng tulong sa mga tao. Pahayag ni Celso. Tututol pa sana ang mag-ama, ngunit halos ipagtulakan na sila ni Celso. Walang nagawa ang mga ito kundi sumunod na lamang. Palingon-lingon pa ang mga ito habang tumatakbo palayo sa lugar. Sinundan pa ni Celso ng tingin ang mga ito hanggang mawala sa kanyang paningin. Humarap naman siya sa mga pinanggalingan nila at hinintay na dumating ang mga kalaban. Hindi nga naglipas sandali, isa-isang nagsulputan ang mga kalaban. Pinalibutan pa siya ng mga ito. Napatingin pa ang ilan sa kanila sa kanyang sugat at kumislap ang pagkasabik sa kanilang mga mata. Hinintay ni Celso na sumugod ang mga ito sa kanya bago siya kumilos. Tanging ang buwan ang saksi sa mga sandaling yun sa laban na nagaganap sa pagitan ni Celso at mga aswang na tumutugis sa mag-ama. Lubhang nasugatan si Celso sa tunggaliang iyon, ngunit masaya siya na nagawa niyang talunin ang mga ito. Ang mga itinuro sa kanya ni Miguel ay nagamit niya sa labang iyon. Bago tuluyang bumigay ang katawan at mawalan ng malay, may nakita pa siyang papalapit na figura ng isang tao. Dahil sa nangihina na, sa matinding pagod at mga sugat, tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Celso. Nagising si Celso sa init na tumatama sa kanyang muka. Pagmulat ng kanyang mga mata, bukas ang bintana sa tapat niya at mataas na ang sikat ng araw. Ang init nito ang tumatama sa kanyang muka. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na kinaroroonan niya. Muling binalikan sa isip ang naganap ng gabing yun.
Buti naman at gising ka na. Wika ng isang tinig na pumasok na nakabukas na pinto. Napatitig si Celso sa matandang lalaki na may kaliitin at payat na pangangatawan. May tali ito na panyo sa ulo at may nakasalpak pa na tabako sa kanyang bibig. Natuon ang kanyang paningin sa dala nitong pagkain. Biglang kumalamang kanyang sikmura dahil sa gutom. Sinundan pa niya ng tingin ito nang ilapag malapit sa kanya ang pagkain. Alam kong gutom ka na. Kumain ka muna. Anito sa kanya habang nakasalpak ang tabako sa bibig nito. Salamat po. Halos pabulong na sagot ni Celso. Inabot na niya ang pagkain sa kanyang tabi at kinain iyon. Ilang minuto lang ay nasa edna ang laman ng plato at mangkok na pinaglagyan ng ulam. Aba, gutom ka talaga. Pasensya ka na iho. Tama na muna yon. Hindi ka ta pwedeng bigyan ng marami at baka mabigla ang tiyan mo. Tatlong araw ka kasing walang malay. Wika nito sa kanya. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Celso at sinabing, Ano po? Tatlong araw? Tumango naman ang matandang lalaki habang titig na titig sa kanya. Naalala ni Celso ang mag-ama. Naitanong niya sa kanyang isipan kung nakatakas kaya ang mga ito. Sa tingin naman niya ay ligtas ang mga ito. Muling nagsalita ang matandang lalaki. Ako nga pala si Oreo, isang albularyo. Dito kita dinala para maitago ang pagkakakilanlan sa iyo. Alam ko kasi, hindi ka tao. Kung ganun po, bakit niyo ako tinutulungan? May pagtatakang tanong ni Celso. Hindi naman lahat ng aswang ay masama. Nasaksihan ko kung paano mo pinatakas ang mag-ama, kaya alam kong mabuti kang nilalang. Naroon po kayo? Oo, napadaan lang ako sa lugar. Siya nga pala, hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Ako po si Celso. Sa tingin niyo po ligtas kaya ang mag-ama? Oo, wag mo silang alalahanin. Ligtas sila at utang nila yon sa iyo. Nakahinga naman ng maluwag si Celso dahil sa kanyang narinig. Akmang babangon siya nang makaramdam ng kirot sa mga sugat. Agad namang napalapit sa kanya si Mang Oreo. O dahan-dahan sa pagkilos. Hindi pa naghihilom ng husto ang mga sugat mo. Baka dumugo ulit yan. Anito sa kanya. Nagdahan-dahan nga lang si Celso sa pagtayo. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Oreo. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Sincero niyang saad sa matanda. Huwag mong isipin iyon. Kahit sino namang nangangailangan ay tinutulungan ko. Kung iniisip mo nang umalis eh baka di mo kayanin. Baka hindi ka pa nakakalayo eh mahimatay ka na. Ang mapapayo ko dumito ka muna ng ilang araw sa aking kubo. Wika nito sa kanya. Napagtanto ni Celso na tama ang matandang lalaki. Sumang-ayon siya sa payo nito. Nang araw na iyon, pinilit ni Celso ang tumayo sa higaan. Lumabas siya ng kubo. Naabutan niyang nagsisibak ng kawis si Mang Oreo habang nakasalpak ang tabako sa bibig nito. Sandaling lumingon nito sa kanya at saka muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Napansin ni Celso na hindi naman sa kaloob-looban ng kakahuyan ang kubo nito. Malapit lang din sa daan ito. Nakita niya na mayroong mga taong nakikiraan sa tapat ng kubo ng matanda. Ang iba ay may dala pang gamit tulad ng basket, damit at lutuan. San po sila pupunta? Kuryosong tanong ni Celso habang sinusundan ng tingin ang huling mga taong dumaan sa tapat ng kubo. Pupunta sila sa may talon. Iyon na kasi ang libangan ng mga tao rito. Ang maligo at magpiknik sa tabi ng talon. Iyong iba, doon na rin naglalaba. Tugon sa kanya ng matandang lalaki. Kasalukuyan ito nga sinasalansan ang panggato nga.
Hindi po ba delikado? Delikado kung magpapaabot ka ng gabi at wala namang nagpapaabot ng dilim sa daan. Hindi naman lingid sa kanila na may mga aswang sa paligid. Kung magsalita po kayo, para bang ordinaryo na lang sa mga taga rito ang tungkol sa mga aswang. Kumento ni Celso. Ganoon na nga. Iba yung pag-iingat lang talaga. Nag-aalangan pa si Celso na itanong ang nasa isip. Sa huli ay tinanong niya rin ang bagay na yon. Mang Oreo, nasaan po ang pamilya niyo? May 10 taon na akong hiwalay. Nasa bayan ang bahay ko at naroon din ang 2 kong anak. Minsan lang talaga ako pumunta rito. Ngayon lang ako nagtagal dito dahil nga sa'yo. Ganun po ba? Pasensya na kayo kung hindi kayo nakakauwi sa inyo dahil sa akin. Wala yon. Mas gusto ko naman talaga rito kaysa doon. Kaya lang ako umuwi roon para sa mga anak ko. Kung ako lang ang masusunod dito na ako mamamalagi. Kaysa naman palagi kong nakikita ang dati kong asawa kasama ang bago niyang pamilya. Mawalang galang na ho. Bakit po kayo naghiwalay ng asawa niyo? Hindi niya matanggap na isa lamang akong hamak na albularyo na libre ng gagamot. Nakaramdam naman ng awa si Celso dito. Mukha naman ito nga mabait. Maaga sila na naghapunan ng oras na yun. Wala pa atang 6:00 ng oras na yun. Tanging gasera at ilaw na nilagyan ng baterya ang gamit nila sa kubo. Mahirap kasing kumilos kapag sobrang dilim na. Anito. Nauunawaan ko naman po. Tugon naman ni Celso. Habang naghahapunan nga sila ay nakarinig sila ng malakas na pagaspas ng pakpak sa taas ng bubong ng kubo. Dito pa talaga dumapo. Pabulong na saad ni Mang Oreo. May kubo pa po ba na malapit sa inyo? Tanong ng Binatilyo. Meron, pero walang tumitigil roon kapag gabi na. May pangontra po ba ang kubo ninyo? Muling tanong ni Celso. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ka niya maaamoy. Ilang sandali pa ay lumipad na rin ang aswang sa taas ng bubong ng kubo. Nagpatuloy na sila sa kanilang naudlot na pagkain. 2 ang papag sa kubo na yun. Kanina pa mahimbing na natutulog si Mang Oreo habang si Celso ay mulat pa rin ang mga mata. Nang hindi na nakatiis, tumayo siya sa higaan at lumabas ng kubo. Sumalubong sa kanya ang mabining hangin. Sumagap muna siya ng hangin. Habang nakatayo lang sa tapat ng kubo, nakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid. Pinakiramdaman niya iyon. Sa likod ng kubo sa mga matataas na damo niya, naririnig ang mga yon. Humakbang siya palapit roon at bago niya mahawi ang damo, ay lumabas roon ang nakakatakot na nilalanga. Pumapagaspas ang malaki nitong pakpak habang lumalapit kay Celso. Siguro walang nabiktima ang aswang. Mukha kasing gutom na gutom ang nilalanga. Katulad mo rin ako. Malakas na sabi ni Celso. Patuloy lang ito sa pagsugod sa kanya. Sa kakaatras ni Celso ay natumba siya sa lupa at akmang kukubabawan siya nito ng isang matulis na kawayan ang bumaon sa dibdib ng nilalanga. Nagpaikot-ikot iyon sa ere hanggang lumipad palayo. Napatingin si Celso sa matandang lalaki. Mukhang balak niya akong gawing hapunan. Hindi lang niya inaasahan na may kasama ako. Wika nito. Baka po wala siyang makitang biktima ngayon. Wika ni Celso. Muli na silang pumasok sa kubo. Wala na talaga siyang mabibiktima pa sa mga taga rito. Binigyan ko sila ng mga pangontra laban sa mga aswang. Hindi naman kasi habang buhay nandito ako para gamutin at labanan ang mga yon. Tinutuwis niyo rin po ba sila? Minsan, kung kinakailangan lang.
Pero nung gabi na nakita kitang lumalaban sa kanila eh, hinayaan lang kita dahil alam ko eh, kayang-kaya mo sila. Nagulat lang ako na isa kang aswang na nilalabanan ang kapwa mo aswang. Litanya pa ni Mang Oreo. Sa kanya lang po ako aswang pero ang puso ko eh tao. Tugon ni Celso. Alam ko. Noong nagising ka ay sinubukan kita. Iyong kinain mo ay may hinalo ako. Kung aswang kang kumakain ng tao ay uusok ka na sana ngunit hindi naman. Pag-amin ng matanda sa kanya. Dati po nakatikim ako ng dugo at laman ng tao. Minsan lang po yun. Pagkatapos ay hindi na naulit pa. May gumamot sa aking matandang ermitanyo na kaibigan ni Kuya Miguel ko. Wika ni Celso. Kung ganoon ay hindi ka magiging panganib sa mga tao. Hindi na kita kailangang gamutin pa. Basta mag-iingat ka lang, lalo kapag kabilugan ng buwan. Alam mo naman ang silayas nito eh. Napakalakas na nagbibigay ng malakas na tukso para kumain ng laman ng tao ang isang aswang. Wika ni Mang Oreo. Alam ko po yan. Napaglalabanan ko na rin po ang tuksong yan. Hindi na po ako basta-basta tinatablan. Nasisiyahang umiti sa kanya si Mang Oreo. Dahil ilang oras lang naman ay mamamanaag na ang liwanag ng araw. Minabuti nilang magkape na lamang habang nagkukwentuhan na. Nang mag-umaga na, pumunta muna sa bayan si Mang Oreo upang dalawin ang dalawang anak. At saka naman nagtungo sa palengke upang makabili ng mga kinakailangan sa kubo. Habang namimili nga ay natuon ang kanyang pansin sa tatlong kalalakihan na pawang malalaki ang mga katawan. Matatalim ang mga mata nito at tila hindi gagawa ng mabuti. May hawak silang larawan na pamilyar sa kanya. Sa pwesto sa kanyang binibilhan ng ulam ay nagtanong ang mga ito kung nakita ba nila ang nasa larawan. Umiling-iling ang tindero. Siya naman, patapos mabayaran ang binili, ay agad nang naglakad palayo. Natiyak niya kung ano ang mga ito. Mas masangsang pa ang amoy nila kaysa sa panindang isda at karne. Habang naglalakad pa uwi, nagtataka sa isip kung paano napunta sa mga ito ang larawan ng binatilyong nasa kanyang pangangalaga. Sino kaya sila? At ano ang pake nila kay Celso? Aniya sa sarili. Binilisan na niya ang paglalakad upang makauwi na agad sa kanyang kubo. Samantala, naging madamdamin naman ang pagkikita ni Leia at ng kanyang mag-ama. Hindi makapaniwala ang mga ito na makikita pa rin silang tatlo pagkatapos ng mahabang panahon. Sa kabila ng masayang pagkikita ng tatlo ay labis naman nag-aalala ang mag-asawang Miguel at si Lina sa binatilyo. Hinanap na nila ito sa lugar na sinasabi ng mag-ama ngunit hindi nila ito natagpuan. Hindi rin nila ito maamoy-amoy ngunit nakatitiyak silang buhay pa ito. Kailangan tayo ang maunang makakita sa kanya bago tayo maunahan ng mga naghahanap sa kanya. Wika ni Selena. Huwag kang magalala, mahal. Hindi kami tumitigil sa paghahanap sa kanya. Hindi ako makakapayag na makuha nila si Celso sa atin. Mariing tugon ni Miguela. Oras ang kanilang kalaban. Kailangan na nilang magbadali para hindi sila maunahan ng ibang naghahanap sa binatilyo. Muling lumakad sina Miguela, Janos at Aris upang hanapin si Celso. Ang sunod na bayan na pupuntahan nila ay ang lugar na napapabalita na maraming namumugad na mga aswang.